What's up, guys? Kaarte lang namin, dito kami sa kwentong dagat. Galing kami kanina doon sa Nagsasa Cove. So, yun yung latest vlog namin. Check nyo. So, parang 30 minutes away lang to. By car. Oo, by car doon sa port. Kaya, eto rin suot namin kanina. Late check-in na kami kasi dapat 2 PM pa lang nandito na kami. Pero nagka-delay. So, ang time na ngayon is 4:30. Yeah. Anyway, galing na kaming room kanina. So, iniwan namin magamit doon. Andito kami sa beachfront. Mamaya, check natin yung room. Pati yung buong resort, pakita namin sa inyo. Guys, sobrang solid dito. Ang laki ng waves, ah. Laki, no? Ano to? Parang surfing spot. So, let's see ano meron dito. Ang lawak, oh. Tinan nyo. Ito yung beachfront niya. Yung pinaka-resort nandun pa sa loob. Balik muna kami ng room. Anyway, sinilip lang namin ano meron para alam namin anong gagawin, diba? So, babalik kami ng room. And then, magpapalit lang kami ni Mrs. Tan. Ito yung kung magka-camping kayo. Yan. Pwede kayo mag-tent. Tapos, meron kayong Nipah hut. Tapos, ito parang recreation area, diba? Oh, may gym, workout. Pwede kayo mag-jujitsu. And then, pakita ko sa inyo, ito yung mga rooms. Ayan. So, meron siyang second floor, ground floor. Tapos, meron din mga rooms dito. Yung amin, pinakadulo. Yung room namin, pinakadulo. Kasi, late kami nag-check-in. Ito na lang yung last na room na available. And then, ito, CR nila. Gitna. Hello po. Ayan. Doon ako galing. Yun yung gym area. Tapos, ito yung apat na kubo. And then dito, sobrang laking CR. Tapos ito, parang common area nila. Pwede kayo mag-prepare. Ito, meron pang ref. Pwede kayo mag-iwan mga food. And then dito, ito yung room namin. Continuation siya nung harap. And this is our room. Tapos yun na yung parking sa harap. Parking tsaka yung parang reception nila. Itong kwentong dagat, ito yung isa sa pinaka-pinupuntahan kasi as far as I know, ito yung pinakamaganda. Baka lang may mga bago pa dyan, pero dito, ito yung sikat. So, kaya tinry namin ni Mrs. Tan ano meron dito. O, dito kami. May nakasulat na relax. So, si Mrs. Tan nabibihis pa sa loob. Siguro room tour tayo, probably mamaya or bukas. Depende. Hinahabol namin yung sunset. So, babalik kami dun. Hindi na ako naka-room tour kasi mamaya na lang o bukas. Kasi nga late na. Ito yung restaurant nila. Ooh, sakto yung sunset. Doon yung sunset. Ah, ganda. Grabe, sobrang lawak ng beach. Ayun, ang gandun yung beach yun. Tapos sa kabila naman, ang gandun. Itong Liwliwa, kilala siya for surfing spot. Kaya maraming surfers dito. Tingnan nyo yung wave. Dito kami naka-chill sa likit ko na. Long day na, hindi pa kami nililigo. Dito kami naka-chill sa tapat mismo nung beachfront nung kwentong dagat. Parang sarap mag-drone, pakita ko sa inyo yung lugar. Kung gano'n siya kalaki, gano'n karaming tao as of now. Yeah, very windy, laki ng wave. Someone else, no one's stopping me now.
usap to. Dito kami sa Mommy Phoebe's place. Ano to, karinderya siya pero pinupuntahan. So I think ano to, isa sikat dito. Hindi, matagal na to. Oh, matagal na rin kasi. Si Mrs. Tan in order, ano yung order? Tapsilog. And sa akin, bagnet. Hello dog. Gutom na gutom kami. No muna. No. Hello dog. Dalawa na. Phoebs, kinakausap mo kasi akala niyo. Later na. Tignan mo isa nakaintindi. Dito kami sa beachfront nung resort. Sobrang chill dito, grabe. Super. So we're just chilling with Mrs. Tan. May dala kaming beer. Dala kami ng beer and mga chips. So after dinner kanina, bumalik kami ng resort. Bumili lang kami ng mga drinks. Nagdala lang kami ng speakers. Nandito kami sa ilalim nung Nipa Hut. Ayan. Kaya ngayon wala lang kaming energy ni Mrs. Tan. Okay. Sobrang malamig kasi. Oh, lamig. Nakaka-anto. Sarap. Nakakaanto. Anyway, update ko kay bukas. Tapos, tingnan ko mamaya kung bago matulog, gagawa ko ng montage nung buong resort. Kasi ang ganda ngayong gabi. May ilaw eh. Ngayon, chill muna kami. And, good night. Morning guys. So as usual, sunrise mo 6:30 na. Wala na yung sunrise. Ay, sorry. Wala na yung sunrise. Kasi dito tayo. Papunta kami sa beach ngayon. Sana meron. Weather looks nice. Ganda ng weather, no? Mukhang mainit mamaya pa. Oo nga eh. So papunta kami sa beach. Yun dun sa resto. Sana meron na silang coffee. Pero hindi kami sure kung open na sila. Ayun, may tao na. Ayan yung resto, sana meron ng coffee. Andiyan pa rin yung upuan. So, saan tayo magstay dito? Yeah, ganda ng tambayan namin. Sige, palinis natin. Dito rin kami tumambay kagabi, hindi lang kita kasi madilim. Oo, lawak. Ayan, pwede kayo tumambay dyan, dito sa resto. Woo. Time to order coffee. Ah, may brood. Okay, for the guest, ito yung mga free. Ito, kasama for the guest. Soul Rising Special. Alright, para sa mga guests, meron kayong free bread and saging. Brood coffee. At saka saging. So, coffee. Coffee. Oh, hi there. Ah, tara. Ako na ako mag-awak. Coffee with my wife. You're forever wife. Yeah. Have no choice. But to be your husband. Ikaw pa yung wala choice. Sobrang lakas ng akin. Yan yung kubo namin, no? Yeah. Nakakatuwa kasi ang dami ng gising, no? Ang dami ng tao sa beach. Talaga ganito. Hindi ko maagad talaga yung... Oh, may volleyball dun, oh. Ayan, may volleyball dito. Yun. May volleyball na sila. Tapos, mga tao. Sobrang ganda dito, guys. Taho.
Wow, thank you, kuya. Ito ho. Perfect. Kita sa kamera. Captured in a photograph. Remember how we used to sit in the vines. Yeah, oh. And I can hear you laugh it off. You always said mistakes I left in the past. But no, I know enough to see the... Hi, Mrs. Tan. Hi. Hello. Swimming tayo. Alright. Swimming daw kami. Nandito kami sa room. Pakita ko sa inyo yung room namin. Bago kami mag-swimming, ha? Oo nga, medyo magulo lang. Ito yung room namin. Ito, pinakauna. Yeah, ito. There, ganda. Medyo magulo lang to pero okay lang. Ah, ganda. Tapos may mga cortina effect dito. Ooh, ito siya. Maliit lang siya, pero ang ganda ng vibe. Eto, magulo na yung kalat namin. So, double bed siya. Tapos, meron siya sa taas. So, and then, merong ladder. Basic lang. Aircon. Sobrang lamig ng aircon. Maliit lang siya actually. Tapos, ito may sabitan dito ng mga damit. Strictly no smoking inside this room or vaping. 2,000 daw yung penalty. Dito kami natulog sa baba. Kasi, ayaw ni Mrs. Tan sa taas. Medyo takot siya kasi sobrang lapit sa ceiling. So, diatrip yung ganun. Anyway, pero sobrang confident siguro sa taas. Pero dito kami nagstay. Ito, ginawa na lang namin itong patungan ng mga gamit. So, dirty bed yan, dirty bed. Ito yung harap. Yeah, yan yung harap. Ayan, nakit tayo. Aha. Ayan. Wow, may view dito. Yung view, yung kabilang resort. And then, meron ding electric fan. Siguro para dito sa taas. Pero malamig naman. Abot naman yung aircon dito sa taas. Malamig din. Yung mga rooms ganito dito, wala siyang CR. Kasi ang CR dito, common lahat. Oo, yung ganitong cabin, deluxe. Common lahat. Pero yung kanina, oo, yung deluxe in Abaca room, yung kanina yung two-story, ano, meron silang CR na sarili. Pero mas mahal to, no? Oo, kasi mas maraming pwede dun at 4 lang, at 4 to 6. Ah, okay. Ito mas mahal kahit wala siyang CR kasi mas marami siyang na-accommodate. Yung CR, yun nga lang, yung pinakita ko sa inyo, mix na siya, pang lalaki tsaka pang babae. Pero malinis naman, maayos. Nandun na rin yung liguan, pati yung toilet. Ito yung CR. Ito yung pinaka-front. Then, pasok tayo CR. Meron mga 8 doors dito. So, sa unang door, ito yung pinakauna. Dito yung shower. Wala nga lang heater, pero okay lang. And then, ito. Yan, dito yung toilet. Malinis siya sa personal, guys. Malinis. So, yun yung mga rooms. Konti lang, pero yun nga yung okay. Kasi para hindi sobrang sikip ng resort. Hi, Mrs. Tan. Hi. Done touring. Saan tayo? Sa beach? Hirap pa. Mahirap. Ingit na mo dapat. Oh. Papunta kami ng beach. Pero tinry namin to. Sigaw, Mrs. Tan. Go, go, go. Yeah. Oh. Surfer ya. Hello. Hi. Hi kuya. So nag-rent kami ng surfboard, 300 pesos per hour daw. So si kuya yung lifeguard dito. Kuya, thank you ah. Time.
padal, ha? Two padal, padal. Done surfing! Parang nakakayo ka. Up lang. Parang mga 175 attempts. Zero successful. Grabe yun. Pero ang saya mag-surf, hindi lang ako makatayo. Tinry din ni Mrs. Stan, ayaw din eh. Madulas yung surfboard. Oh, yun na yung excuse ko. Kasi yung pinairan na surfboard sa amin ni Kuya, parang sira-sira, may mga butas. Tapos madulas, wala man lang wax. So yun yung excuse ko, guys, ha? Pero hindi talaga siya marunong. You need more practice. Yeah, guys, practice pa tayo. Kulang pa tayo sa practice. Yes, lunchtime. Sestra. Lunchtime. All day breakfast na tama. Malang, kaya na to. What do you have? Alright guys, nandito kami sa Sestra, Liwa. It's 10:30 AM. Checkout kasi namin is around 12. And then after checkout, pwede naman namin iwan yung gamit namin sa kotse. Pero after naman, kahit abuti kami ng hapon or gabi. Pwede naman siguro, no? Paalam na lang tayo, magliligo tayo. Yeah. So kahit checkout na kami, pwede pa rin kami gumamit ng CR since common naman. Yeah, pwede maligo, ganyan. So, yeah, sulit. Anyway guys, itong Sestra, pansin namin, nadaanan namin ito kagabi, nakita namin maraming tao. May band. Oo, tsaka may band. Yeah, so tinry namin ngayon, pero ngayon ang available pa lang is breakfast eh. Oh, all day. Pero ang mga food talaga nila dito is Mediterranean. Mas may pasta, kebab. Pasta, oh. Pero okay, ang breakfast nila is Filipino. Ganda dito guys, pakita ko sa inyo. Ate. Top silog and Hungarian for Mrs. Tan. Gutom na yan. So by the way, if gusto niyo pumunta dito sa Liwliwa, Liwliwa kasi yung pangalan nung beach. Eh. Search na lang. Searchable naman siya sa Waze. Nag-stay kami sa kwentong dagat. Then yung room namin na pinakita sa inyo is, ayun. Pangalan ni Pahat Cabin. So parang nasa 4,000 plus. So, good for, ano yun eh? Good for 6. Meron palang cabin na merong CR. Oh, pero mas mahal siya. Yun nga lang, wala doon available. Oh, mga nasa 6,000. Gusto ko sana yun kasi wala available. Tapos yung room naman na, ano, na yung Abaca room sa tawag. Abaca, yung dobo, yung de, yun yung two-story? Oo, parang nasa mga 2,000 to 3,000. Nakalimutan ko gano'y exactly. Pero mga gano'n, 2,000 to 3,000 lang. Mura siya, actually. Tapos may CR pa. So, lalagay na lang namin yung link ng resort sa baba. Check nyo yung description below. Mag-book eh. Mag-book. Alright guys, check-out time! Si Mrs. Stan nandun nag-check-out na. Tayo, nilabas na natin yung gamit. Guys, sobrang ganda ng room. Promise. Maliit lang siya, pero panalo. Sobrang cozy, tsaka malamig. Walang hayop masyado, konti lang, may mga langgam pero kaya namang maalis, konti lang, tsaka maganda talaga. Anyway, dito na si Kuya, hinihintay na ako, yan o. Kuya, hi ka muna. Kuya, thank you. So, si Mrs. Stan puntahan natin. So, plan namin is iwan muna namin yung mga gamit sa kotse. Magdadala lang kami ng ibang gamit, tatambay kami sa beach hanggang hapon siguro.
Hi! Check out time! Check out time! Tapos na tara! Oh my gosh, ang isang araw. Kaya-kaya natin ito. Are we gonna survive without a room? Pag inabot kami ng gabi dito, total may tent naman kami sa kotse. Dito lang kami dito. Dito tayo? Oh guys. Mrs. Tan, say hi to your fans. Sobrang init guys. Ganda ng beach. Lawak. Yeah, dito muna kami chilling with Mrs. Tan. Enjoying the beach, nakakanto. Kahit abuti kami dito ng sunset. Ang aga pa eh, 1:30. Guys, merong ano. Merong frat war. Pero may parating na grupo. Tapos may parating din doon, oh. Ibata pa lang, sabi nung sabi nung tayo. Ayun na, ayun na. Parang sila nakapila. Hello? Binangga. Ay, di, oh. Sobrang bored namin ni madam. Bumili ka na. Yeah, inutosan niya ako bumili ng food namin kasi gutom na gutom na siya. Hindi ako gutom na gutom, grabe ka naman. Ako kumain dito. Wala kasing food na ino-offer ngayon dito, mamayang gabi pa daw. So, syempre, as a wonderful husband, I'm gonna do my thing. Babes, alam ko na, masarap din yung chicharong bulaklak doon. Tanong mo, baka may a la carte sila. Masarap sila. Chicharong bulaklak? Oo, nakita ko yun eh. May bulak, ang tawag bulak silong. Oh. Pero baka pwedeng a la carte lang. Okay. Tapos hingi ka supa. Okay. So, anong ordering ko? Isang bagnet silog, tsaka yung bulaklak na alakart. Bagnet silog na meal. Oo, tapos bulaklak. Chikicharong bulaklak na alakart lang. Akala ko ba di ka gutom? Ay, ako lagi ko nga. Sige, sige. Okay, okay. Hindi daw siya gutom. Pang beach daw yun. Guys, saka nakita pang beach. Bagnet silog, maitlog, tsaka kanin. Ayun talaga yung kinakain na. Sige, sige. Okay, fine. As a wonderful husband, I will follow you, Mrs. Tan. I will follow you. Oh guys, ganun ako ka wonderful husband. So maglalakad tayo ng mga 1 kilometer. Ay, malayo yun. Hindi. Oh my God. Ay, beer. Gusto mong beer? Oo nga, dalawa nga yung sakit. Pail na lang ako. Sa'yo lang yan? Oo, so ikaw na bahala. Oh, so 4. Oh. Dating dalawa tayo. Dating dalawa na lang. Parang time siya ng hilo. Okay, fine. Okay. Ay, nako. Okay, fine. Guys, malayo kasi yung bilihan ng mga food dito. Wala masyado nagbebenta ng food dito sa beachfront. A few moments later. Ayan na po siya. After isang oras. Saan ka nang galing? Sobrang layo nung nilakad. Got something for you. Oh, Mrs. Tan is happy. Oh my God. Mainit-init pa. And this is... Walang chicha. Ah, wala? Wala. Oh, kidding. Oh. I'm so happy. I have beer. Okay. Yeah. Anyway, gutom na ako. Ulit. Guys, sobrang sarap itong bagnet. Zoom in mo na lang sa kanila, tapos kakaya tayo. Zoom in, bago mawala. Bye. 4:20 na. Ayoko na umuwi. Pwede na po. Lumipat kami dito sa beach. Naglagay kami ng seat. Dala namin yung camping chair namin. Look at us. The view. Dumadami na yung tao kasi hapon na. Naglalabasa na sila. Waiting lang kami sa sunset and then alis na rin kami. Ang gandang getaway dito guys. Kung gusto nyo lang talaga mag-unwind ng mabilis. Yung malapit lang. Hindi naman malapit pero I mean... reachable from Metro Manila. 3.5 hours. And guys, if bago pa lang kayo sa channel namin, check nyo yung recent vlog namin. Galing kami kahapon doon sa Nagsasako. Yun yung latest vlog namin kahapos. Andun kami. Birthday ni Mrs. Tan. Yeah. Andaya pa namin adventures. As in, naka-line up. So kaya guys, don't forget to subscribe. Dami namin pupuntahan pa. So guys, again, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Woo!